These are the following problems again for springs. Updated na to. I have here 5 sets of problems. So, let me try to answer them. Depende sa kung paano ko siya maisip. Okay? So, listen. A helical spring, sabi dyan, is made by wrapping steel. So, ito, disclaimer ha. Hindi ibig sabihin na kung anong nandito nakalagay sa libro, tama na agad. That's why we need to check it. Kaya, sinusolve natin siya. May wrapping steel wire, 20 mm diameter around a forming cylinder na 160 mm. Ibig sabihin dyan, meron kang 20 mm na wire diameter, ni-wrap up mo into a coil gamit yung cylinder na 160 mm. Now, you calculate the elongation of the spring without exceeding a shearing stress of 150 MPa. Tinatanong dyan is the elongation. If this composed of 20 turns, hindi sinabi if that is active coil or number of total coils. Wala namang indication dyan na gagamitin mo yung active coils kasi hindi naman sinabi dyan kung square and ground pa siya. Okay, so as is, number of total coils yan. You let the modulus of rigidity equal to 80,000 MPa. So, solve natin yan for number 1. Okay? Ang hinahanap natin is deflection, sabi dyan. Deflection is equal to 8 fried chicken, okay, na good, sabi sa review center ko. Meron ba tayong force dito? We don't have any force. Okay? Meron bang binigay dyan shearing stress? Yes, there is a shearing stress given there. Listan na rin natin yung shearing stress. The shearing stress is equal to 8 kfc. Okay? Pi d squared. Okay? Check nyo, ayun, no? So, sir, wala tayong F. Okay? Meron tayong stress. Meron ka bang K na binigay dyan? Wall factor, wala. Pero definitely, dito, dalawa yung unknown natin sa shearing stress. Because wala tayo nito, wala tayo nito. Okay? Doon tayo yayari sa K. Unahin muna natin yung K. K is equal to, that is the wall factor. 4C minus 1 over 4C minus 4 plus 0.615 over C. Sir, pag ganito, ang unang sinosolve is yung C. C is yung outer diameter, coil diameter, minus wire diameter divided by wire diameter. Okay? Itong dalawang to is the mean diameter, DM. Solve muna natin si C. C is equal to DD. Sana hindi mo dyan, ha? Malaki at maliit. 160 and 20. So, 160 minus 20 over 20. Lalabas dito ng unit. So, 160 minus 20 divide by 20. So, this is 7. So, yung wall factor mo is 4C minus 1 over 4C. Okay, naging C tuloy. 4C minus 4 plus 0.615 divided by yung C, 7. So, non-unit pa rin yan. Sir, ganito lang yan. Para mabilis, 4. Okay. Turo ako kayo ng calculator technique. Alpha A minus 1. Unahin nyo muna yung solving mo dito. Ito yung nauna isolve, then next mo to. Isang pindutan sa calculator yan. So, alpha A, alpha equal to. So, that is alpha B minus alpha C. Huwag ko na palang gamitin yung A. Alpha X na lang to. Alpha X. Ayan. A minus B. Palagayin niyo yung A kasi is yung bigger diameter. Yung unang i-input mo sa kanya. Alpha A minus alpha B divided by alpha
A, kasi parehas lang naman yan. Tapos, kunin mo yung semicolon. I don't know where is the semicolon. Nandito yan. Okay, next operation yan, ibig sabihin, alpha Y. Yung alpha Y mo, ito yung K. Yan yung K. So, this will become alpha equal to 4 alpha X minus 1 over 4 alpha X minus 4 plus 0.615 sa dulo alpha X. So, ang pipindutin mo dito, hindi calculator. Ay, hindi equal. Ang pipindutin mo yung calc. So, what is the value of A? Yung A mo kasi dito, you denote this as A. You denote this as B. Tapos ito A. Ito ngayon yung X. Ito ngayon yung Y. So, isang iteration yan sa calculator. Okay? So, your A is 160. Yung B mo is 20. So, X is equal na natin. Oh. Your X is ito yung ganun. Yung A is may naka-store na value. Yes. So A was 160. Tama naman. Sorry. A dapat, B pala dapat itong dulo. So edit mo na lang to. Yes. Sorry. Mali lang ang pindot. This is alpha B. Calculate. X is 7. Tama siya. The next one will be yung positive value ka. Yung wall factor na yan. So the wall factor here is 0.875. Take note of that, ha? Ano lang yung pag-solve yan, eh. X is 7. Y is that value. Okay? So, pag minano-mano mo, 4, matagal eh. Times 7, bali 28. Minus 1. 28. Minus 4. Plus 0.615 divided by 7. Oh. Parang may mali. Hindi ko alam bakit ganun sa calculator, ha? Eh, dapat sinecheck nyo rin. 1.2129. Kunin niyo yung apat na decimal places. Pinakita ko lang sa inyo, hindi ko alam bakit nagkakamali siya sa iterations. Okay? So, meron na tayong K. Pwede bang ito, ipasok ko yung SS na to dito para makuha kayong deflection. So, deflection is equal to 8FC cube N over GD. This is wire diameter. Ito, i-reform ko in terms of F. Okay lang? So, F is equal to SS pi D squared divide by 8KC. Okay? Check nyo, 8KFC. Tama naman. So, palitan ko yung F dito. So, F, 8 yan. Tapos yung F, that is SS pi d squared divide by, ayusin ko yung sulat ko, divide by 8kc. Okay. Tapos meron akong k, tapos meron akong wala pala, 8f, dito ako titingin, c cube n divide by G, D. Simplifying. Cancel natin yung same. So, 8. Si D squared, may gindi isa lang. C, may squared. Tapos, final na yan. This will become SS pi diameter times C squared N. Divide by G, K. Okay. So, pass lock ang mga value. SS is 150 MPa. So, 150 Newton per millimeter squared. Pi, yung wire diameter mo is 20 mm. Tapos, yung C is 7 squared.
yung N natin is 20, total of coils, divide by G. Binigay sa yung G dyan is 80,000 MPa. 80,000 Newton per millimeter squared. Your K is 1.2129. So, cancel all the same units. To ang natira is mm na lang. So, 150 pi times 20 times 7 squared, that it's 49 times 20 divided by 80,000 times 1.2129. So, the answer is, okay, di natin alam if that is correct, ha? I don't know. Okay? So, inside diameter ata yung forming cylinder dito. So, 95. Sir, tama ba yung sagot mo? Kung, okay, kung, bakit ganito? I-visualize natin. Okay? If this is your forming cylinder, definitely, ito yung binalot mo na coil. Okay? Yung wire diameter ng coil, babalot mo sa kanya. So, ito yung wire diameter ng coil, tapos ito yung forming cylinder. Okay, parang nasaan siya? DO. Tama naman. Tama naman yung assumption mo. Okay? That is the outer diameter. Nung cylinder, parang, kung i-visualize natin, okay, yung DO kasi is the outer diameter of the coil. So, hindi yun yun. Dapat yung DI. Paano mo ngayon makukuha yung DI? Sige nga, paano mo makukuha ngayon yung DO pala? Rather, tignan mo, kung ito yung inside diameter, ang binigay sa'yo is 160, tapos ito 20. So, 160 plus 20. Okay? I-reform mo ulit yung calculation mo. So, all of this, mali ito. Kasi hindi mo in-assume eh. Hindi ka nagkaroon ng magandang assumption. Hindi mo visualize. The best way for you to do it is the right solution. Dito nagkakamali yung mga bata natin kapag nag-quiz, nagbibigay tayo ng ganito sa quiz. Hindi sila nag-visualize. So, ang gagawin mo, yung outside diameter mo pala is equal to 160 plus 20. Tapos yung wire diameter is 20. So, yung C will become 180 minus 20 divided by 20. So, 160 divided by 20. This will become 8, yung C. Okay? Yung K mo will be equal to 4 times 8 minus 1 over 4 times 8 minus 4 plus 0.615 over 8. Tignan natin, ha? 4 times 8, 32 yan. 32 minus 1 over 32 minus 4 plus 0.615 over 8. So that is 1.1840. Meron tayong K. Ngayon, gamitin ko na lang ito naging final formula ko for the elongation. So the elongation is equal to SS pi D squared, D squared ben, DC squared N. DC squared N over GK. So, SS mo is 150 Newton per millimeter squared times pi. Yung diameter mo is, wire to ah, 20 mm. C is 8 squared. Tapos yung N ko is 20. Divide by 80,000. Divide by, bali this is Newton per millimeter squared. Times 1.1840. Tignan natin kung tama ba yung maging sagot. So, 150 times 20 pi times 8 squared times 20 divided by 80,000
times 1.1840. Tama. So, depende sa magiging assumption mo yan. So, this is mm. Hala nyo, mali tayo. Kasi mali yung assumption nyo. I just showed you that pag hindi nyo ginagamit ito, hindi kayo nag-visualize, mali yung makuha sagot. Most of the time. Okay? So, next problem. Number 2. Compute the deflection, okay, of 20 coils helical spring having a load of 120 kilograms. The modulus of elasticity in shear, now that is yung G. Modulus of elasticity, that is E, is 95 GPa. OD, outer diameter, is 9.5 cm. Per diameter is 9.5 mm. The spring is squared and ground. So, binigay na sa iyo yung keyword. So, yung number of total coils mo dito, hindi 20 yan. 18 lang ang gagamitin mo. Ang hinahanap is the deflection. Balik tayo sa drawing board. So, 2. Deflection is 8 fried chicken na good. Okay? So, deflection is equal to 8. Yung F natin, 120 kilograms times 9.81 meter every second squared. Kaya lang, pakita mo sa akin yung cancellation of units. So, 1 newton second squared per kilogram meter. Ganun siya maka-cancel. Yung C, meron na ba tayo yung C dito? Meron tayong outside diameter tsaka wire diameter. So, that is 9.5 cm. I think 9.5 cm is 95 mm. Hindi ako nagkakamali. Times 10 lang yan. So, 95 mm minus 9.5 mm divide by 9.5 mm. Tapos, naka-cube yung number of total coils, 20 minus 2 kasi square and grams. Divide by, binigay sa'yo dyan is 95 GPA, 95,000 per mm squared. 95,000 newton per millimeter squared times, okay, 9.5 mm. Cancel all same units, kilogram, kilogram, meter, meter, second squared, millimeter, millimeter, millimeter. Yung newton, makancel na rin yan. Okay, millimeter, millimeter, may matirang isa, aakit yan. So, put all the values, 8 times 18. Sir, saan yung 18? Nandito sa dula. Times 120, times 9.81, multiply to 95 minus 9.5, divide by 9.5. Divide by 95,000 times 9.5. So, the answer is, check na natin kung tama. 1.67. Sir, ba't naging ganun? May natira tayo dito. Ayun, naka-cube to. Yan. Naka-cube. Ayan. Tapos, dito, sir, bakit ganun? 20 number of coils. So, ibig sabihin ng binigay dito, number of active coils. So, mag-a-add ka ng 2. Check natin, ha? 20. Hindi naman pwede yan. Okay? Pag nag-add ka ng 2, 22. Clean as 2 niya. Di ba, usapan natin dito number of active coils. Pag nag-deflect yan, ang bibilangin mo lang yung active coils yung nag-deflect. Ibig sabihin, square and ground, flat yung dulo niya. Yung dalawang dulo, hindi yan mag-deflect. Stay put yun. Okay? So, ang mali niya dito, nag-add 2 siya. Dapat dyan, minus 2. So, the answer is 136. 136.9283 mm. Saan siya nag-base? Dito. Nag-add 2 siya. Pag nag-add 2 siya, tama yung sagot. Okay? For number 3, you find the wall factor
of spring that has an OD of 120 mm and inside diameter of 10 mm. OD and DI. Sir, paano kaya malalaman yung inside diameter na yan? May OD ka, tapos makuha mo yung wire diameter. Yung wire diameter mo simply is D. Yan yung DO minus DI divide by 2. Ayan yung wire diameter mo. Sir, bakit? Drawing natin yung bilog ulit. Ayan, no? Ito yung iyong diameter ng wire. Yung diameter ng wire. O, ito yung iyong DI. Ito yung DO. Pag pinag-add mo yung DO, ay yung DW plus DW plus DI, ano yun? DO yun. Kaya divide by 2. So, solve natin muna yung DW. So, wire diameter is equal to DO plus, minus pala, minus DI divide by 2. So, this is 120 minus 110, 120 minus 110 divide by 2 mm. So, 10 divide by 2, 5 mm. So, wall factor, kunin mo natin si C. C is, excuse me, 120 minus 5 divide by 5. 120 minus 5 divide by 5. 23, ang laki naman. Okay, masyado malaki. Now, wall factor K is 4 times 23 minus 1 over 4 times 23 minus 4 plus 0.615 divide by 23. Now, the wall factor is 4 times 23. I think that is 96. 92. 96 tuloy. 92. 23 times 4. Ayan. 23 times 4, 92. So, 92 minus 1 over 92 minus 4 plus 0.615 over 23. So the answer is 1.0608. Non-unit ang wall factor. That is for problem number 3. So number 4. A spring has a load of 60 pounds with a spring index of 8. So C. If stress induced is 95,000 PSI, calculate the wire diameter. Okay, wire diameter lang yan, basic yan. Okay, so stress, pag na-stress ka, for number 4, you eat KFC. Na? So, dalawang pie. At dalawang pie, you eat KFC. Dalawang pie. Okay? So, this is, balikan natin, 68 and 95,000 PSI. So, ang hinahanap dito is wire diameter, D. So, D is equal to square root of the following. 8KFC over pi SS. Meron ka bang K? Wala pa. So, kunin muna natin si K. K is equal to 4 times C. Spring index mo dyan is 8. Okay? 8. 8 minus 1 over 4. 8 minus 4 plus 0.615 over 8. So, this is 32 minus 1 over 32 minus 4 plus 0.615 divided by 8. So, 1.1841. Zero pala, zero. 1840. So, pasok na lahat ng value. D is equivalent to
square root ng 8, 1.184. Tapos yung F, binigay sa'yo dyan is 60 pounds. Hindi mo na kailangan mag-convert. So, 60 yan. 60 pounds. Tapos, yung spring index is 8 over pi times 95,000 pounds per inch squared. Kinukuha mo lang naman dito yung inch eh. Cancel mo na lang yung pound. So, square root ng 8 times 1.184 times 60 times 8. Divide by 95,000 times pi. The answer is 0.1234 inch. Check na natin kung tama. Okay. So for number 5, ito madali itong question eh. 3 extension coil spring are hooked in series and support a load of 80 kilograms. One spring has a spring rate of 0.30 kilograms and the other two have spring rates of 0.65 kilograms. Find the deflection. Hey sir, kunin natin yung notes natin dyan. So this one, copy. Kunin natin dito sa ating first note. Yan. Springs in series. Pag drawing mo siya for number 5, drawing mo for number 5, yung spring in series, okay? Spring 1, spring 2, spring 3. Tapos yung load mo is nandito. Carries a load of 80 kilograms. 80 kg. Sir, yung deflection niya, lagi yung additive. Kung meron akong 1, identical itong si 2 at si 3. 2 and 3 are same. Yan, same yan. So, dito, ang deflection ko, total is deflection 1 plus deflection 2 plus deflection 3. Okay? Sir, equal lang naman lahat yan eh. Di ba you know that F is equal to K, tapos ganyan, K and deflection? Uy, tama ba? So, ang inaanap mo dito is deflection total. Deflection total is equal to F total divided by K total. Tama ba? Eh, ang total force mo dito is 80 kilograms divided by K total. Okay. K total is 1 over naka-cm ba yun? Millimeter, kilogram per millimeter. Okay. So, this is 1 over 0.3 plus 1 over 0.65 plus 1 over 0.65. Okay? This is mm per kilogram ata yung nakalagay. Ayan, kilogram per mm. Nasa baba. Kilogram per mm. Lahat yan. So, calculate. 80 divided by 1.3 plus 1 over 0.65 plus 1 over 0.65. Hindi nyo na magagawa ito ngayon sa hindi nyo magagawa ngayon yan sa board exam kasi tinanggal na yung 570, di ba? ES, tsaka yung 991. Atay na tayo dyan. Okay?
So trolling, yari kayo. 512.8205 mm. So dapat hindi nandadaya sa board exam. Okay? Para hindi nadadamay yung walang kaalam-alam. Diba? Wala ka nang alam, nadamay ka pa. Literal. Diba? Sayang eh.